Napatay man sina Isnilon Hapilon at Omar Maute, hindi pa rin tuloy ang natatapos ang bakbakan sa Marawi City. May 20 Maute pa rin daw na lumalaban bukod pa sa 8 dayuhang mga terorista. Ikinatuwa naman ang mga bakwit ang pagkakapatay sa 2 leader ng Maute ISIS. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Iisa nga, Jessica, yung naging reaksyon ng mga evacuees na ating nakausap kanina matapos mabalita ang patay na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Pero hindi pa nga tapos ang gera ayon sa AFP, bagamat kaya kumanong araw na lang ang bibilangin ngayong patay na yung natitilang leader ng mga terorista. Maliban kina Isnilon Hapilon at Omar Maute, ilang bangkay pa ng ibang terorista ang pinoproseso na rin ng PNP Soko. Ayon sa source ng GMA News, hindi kalayuan mula rito ang lugar kung saan napatay ang mga leader ng Abu Sayyaf at Maute ISIS. At ang mas nakapanlulumo, may nakita rin sa lugar na bangkay ng isang mag-ina. Wala pang makapagkumpirma kung paano sila namatay. Pero kahit pa wala na ang mga leader ng grupo, hindi pa tapos ang bakbakan dahil may 8 dayuhang terorista parawang natira sa main battle area. Kasama rito si Dr. Mahmoud, isang Malaysian terrorist na sinasabing nagpadala noon ng pondo sa grupo. Lumalaban pa rin daw ang nasa 20 Maute members. Yung kanilang attitude is not like before. No? Hindi na sila ganun ka-aggressive, and we are very optimistic that very soon we will get all of them. Sa taya ng armed forces, matatapos na ang labanan bago pa man ang ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Matapos daw kasing matiyak na wala ng terorista sa main battle area, dapat daw tiyaking wala ng mga itinanim na bomba at mga booby trap. Susubukan din daw na ma-recover ng mga sundalo ang nasa 1 bilyong pisong halaga ng pera na ninakaw ng mga terorista mula sa mga bahay at bangko na ibinaon sa main battle area. Ang pinagplano kasi nila, kanya-kanyang tago at baon sila eh. Para kung sakaling matapos yung siege, makatakas sila, pwede na nilang balikan. I believe andito pa yan. Mula nang magsimula ang bakbakan, may 1,771 na bihag na ang nailigtas. Tinatayang hawak pa ng mga terorista ang may mahigit 20 bihag at 39 na kamag-anak nila. We are actually the unifying forces there that they are going to hold on. So malaking bagay sa atin yan at nawala sila. And maybe they have lost their leaders, especially Isnilon, which is actually designated as the emir of the Khalifa here in Southeast Asia. Nang matanong naman kung ililift na ang martial law sa Mindanao. We are going to assess the situation in Inter Mindanao and we will make our recommendation to the President in due time. Mahigit 5 buwan na ang nakararaan mula ng magimbal ang buong Mindanao dahil sa biglaang paglusob sa Marawi City. Kaliwat kanan ang palitan ng putok at pagsabog noon ng mga bomba. Nang mga oras na yon, nasa Russia si Pangulong Duterte na napaaga ang pagbabalik bansa para personal na aksyonan ng gulo. Hindi nagtagal, edineklara niya ang martial law sa Mindanao. Kinabukasan lang, maraming residente ang agad na lumikas sa iba't ibang karatig bayan. Bukod sa mga bahay at mga gusali, pinasok din maging ilang simbahan gaya ng St. Mary's Cathedral. Bago pa man umatake sa lungsod, nakunan pa ng video ang tila pagpaplano ng pag-atake ng mga terorista. Makikita rito sila Hapilon at Maute. Sa video namang ito, kita pang nakatayo ang mga struktura sa syudad na unti-unting dinudurog sa opensiba ng militar. Sa gitna naman ng gyera, 2 airstrike ang sumablay at tumama sa mismong mga tropa ng gobyerno kung saan 12 sa hanay ng mga sundalo ang napatay. Makailang beses namang pinasok ng Commander-in-Chief ang Ground Zero, personal niyang tinignan ang lagay ng mga sundalo at pulis. Malaking bagay ito para tumaas ang kanilang moral. Kung may mas natutuwa man sa nalalapit na pagtatapos ng gulo, ito na marahil ang mga bakwit na ilang buwang nagtiis sa evacuation centers. First BB pa yun, sir. Tapos nung bakbakan na yun, dapat mga anak na ako eh. Hindi kami nakalabas dun sa amin. Nung nalaman niyo pong patay na si Omar Maute at Isnilon Hapilon, anong reaksyon niyo? Hindi, sir. Maganda, sir. Masaya kasi matatapos na yung gera sa Marawi. Sa ngayon, Jessica, inaasahang magiging maigting pa rin yung clearing operation ng mga sundalo. Bagamat bago tayo bumaba kanina, ay pa isa-isa na lang yung putok na ating narinig. Jessica? Rafi, itong si Dr. Mahmoud, yung Malaysian, I understand ito yung karibal ni Hapilon, no? Ito yung karibal niya sa i-declare sana na emir ng Maute ISIS. Kaya lang, mas charismatic daw itong si Hapilon. Medyo may pagka-intellectual daw itong si Mahmoud. Nasaan na itong si Mahmoud ngayon, Rafi?
Sa ngayon, Jessica, kinukumpirma ng AFP na naroon pa rin siya sa loob ng main battle area at ang assumption ay buhay pa ito at patuloy na lumalaban. Kasama nga pangaraw niya rin yung humigit kumulang ay 20 mga Maute ISIS members at 7 mga foreign fighters. Bukod pa rin doon sa 39 na non-combatants, ito yung mga kaanak pa rin ng mga Maute ISIS members at mga 22 bihag. Una nang sinabi Jessica ng militar na yung mga bihag ay kuminsan ay inaarmasan ng mga Maute ISIS members para lumaban sa militar. So yung bilang na sinabi ng militar na 22, around 20 fighters at 8 na foreign fighters ay posible raw tumaas kapag inarmasan yung mga natitira pa ring bihag. So ngayon, Jessica, yun yung kanilang konsentrasyon, mailigtas yung natitira pang mga bihag at mapatay na or mapasuko itong natitira pang mga terorista, Jessica.